Mayroong 365 araw sa isang taon. Kada 4 na taon ay nadadagdagan ito ng isang araw na nilalagay natin sa Pebrero upang matiyak na lahat ng buwan sa buong taon ay tutugma sa iba't ibang panahon. At ang pangyayaring to ay tinatawag nga nating leap year. Ngayong taon mga kaibigan, 2024 Year of the Dragon ay isang ang leap year. Ayon sa ilang mga conspiracy theorist, ito raw yung panahon kung saan napakaraming misteryo at kakaibang mga bagay ang magaganap sa ating mundo. May mga nagsasabi na ang leap year daw ay isang buong taon na punong-puno ng swerte, pero may iilan din naman ang naniniwala na ito raw ay magdadala sa atin ng kamalasan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, lalo na sa February 29 na tinatawag ngang Leap Day. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang mga pamahiin kapag leap year na nanggaling sa iba't ibang kultura at iba't ibang bansa dito sa mundo. Una mga kaibigan, ayon sa Scottish tradition, kapag yung babae ang nag-propose sa lalaki sa panahon ng leap year, ay magiging maganda ang kanilang pagsasama lalo na kapag sila ay mag-asawa na. Kapag tatanggi naman yung lalaki sa proposal ng babae, ay kinakailangan niya itong bigyan ng mga regalo at pera upang hindi ito sundan ng malas. Sigurado ako na marami sa atin dyan ang hindi sang-ayon na yung babae pa ang magpo-propose dun sa lalaki, pero ito ay nagsimula pa noong unang panahon at kung ito ay gumagana para sa kanila, ay sino ba naman tayo para humusga? Pangalawa mga kaibigan, kung swerte daw ang magpakasal kapag leap year ayon sa Scottish tradition, ay iba naman ang paniniwala ng mga Griego. Ayon sa kanila, ay malas daw ang magpakasal kapag leap year at malas din ang makipag-divorce. Pinaniniwalaan nila na magiging masalimuot ang pagsasama ng kung sino man ang ikakasal ng leap year, habang sa kabilang banda naman yung mga makikipag-divorce sa panahong to ay hindi na raw makakahanap muli ng taong kanyang mamahalin at makakasama panghabang buhay. Kaya naman hangga't maaari ay ine-extend na lang nila ang araw ng kanilang kasal o diborsyo sa susunod na taon. Pangatlo mga kaibigan, pinaniniwalaang may dalang kamalasan ang leap year para sa mga magsasaka. Sinasabing sa panahon na to ay hindi raw magiging maganda ang kakalabasan ng kanilang mga itinanim at kakaunti lamang ang kanilang maaani na talagang pwede nilang mapakinabangan. Ang paniniwalang to ay nanggaling sa mga sinaunang magsasaka sa Denmark na may mga hindi magandang karanasan sa pag-aani tuwing leap year. Pang-apat at panghuling pamahiin kapag leap year mga kaibigan, pinaniniwalaang kung sino man ang isinilang sa leap day February 29 ay mamalasin sa buong taon. Ang paniniwalang to ay galing sa mga Greek, Scottish at Germans kung saan tinawag nila ang mga taong ipinanganak sa araw na to na leaplings. Ayon sa kanila, ay hindi naman daw habang buhay namamalasin ang mga to, kundi tuwing magkakaroon lamang ng leap year. Ngayon mga kaibigan, kung nagtataka kayo kung paano ipinagdiriwang ng mga taong ipinanganak sa February 29 ang kanilang kaarawan kung ito ay nangyayari lamang kada 4 na taon, ay nasa sa kanila daw kung ito ay ipagdiriwang nila ng February 28 o March 1. Kung ikaw ay isang leap year baby o leaplings kung tawagin ng mga Griego, ay huwag kang panghinaan ng loob sapagkat ang aking mga binanggit ay pawang pamahiin lamang at walang konkretong basehan kung totoo ba o hindi. Nasa iyong mga palad pa rin kung ano ang magiging kapalaran ng iyong buhay, kung saan ikaw mismo ang magdedesisyon ng swerte at malas
sa iyong buhay? Ikaw kaibigan, meron ka bang kwentong leap year? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano-ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.